Hello, magandang hapon mga katropa. Ayan, dito kami ngayon sa Sarawat. Ayan. Ayan o. Sir, sir, gusto lang... Gusto lang, ano sa pulso mo sir, sino po ang gusto niyong maging presidente pagdating ng halalan? Sara Bongbong lang tayo. Okay. Bakit po si Bongbong yung napupusuan niyo sir maging presidente? Siyempre, kailangan nating mailabas yung matagal nang itinatapon yaman ng mapayaran ng Pilipinas. Okay. Continuous yung project plus more. Continuous plus more. Ngayon na sa palagay mo sir yung ginagawa ni Duterte ay kaya rin kayang gawin ni Bongbong Marcos kung sakali siya mo po? Oo naman. Kaya. Dahil kumbaga sa ano isa lang ang ano naman. Aral na yun aral na. Magkakatsoka rin yung mga ito kasi. Okay. Sa pagkabisi sir, sino na pupusuan nyo sa ngayon? Basta Sara Bongbong. Sara Bongbong. Ayun. Balik taran. Okay. Yan ang mga pulso ng mga OFW dito sa Jeddah. Ito, punta natin si ate. Ikaw sir, pwede makuha yung pulso mo kung sino gusto mo maging presidente? Leader Bongbong. Bongbong Sara din. Anong meron si Bongbong sir na nakita mo na wala sa iba? Sir natin nakikita yung taong paglilingkod. Ayan. Okay po. Ito, kunin ko lang yung opinion ni ate. Sige nate, sinong gusto niyo maging presidente sa Bongbong na rin? Ikaw, te. Ay, Bongbong. Ayan, po. Halos puro Bongbong. Bongbong. Ayan. Ate. Bongbong. May tanong lang ko ate, sa palagay niyo po. Wala na iba pa bakat Bongbong. Palawan kami. Ah, Palawan. Lahat ng pamilya, Bongbong Marcos. Ayun, oh, Bongbong talaga, yeah. Bongbong, Bongbong. Pagdanalo daw. Ayan, oh, mga katoto, Bongbong talaga ang gusto nila. Ito si Sir. Sir, pagdating mo po election sir, sino po yung gusto niyong iboto? Ayan, wala, undecided pa si Sir. Ayan, yan po mga katoto. Yan po ang pulso ng ating mga kababayan dito sa Jeddah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you.